tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ay, naku, maaga yatang makikipag-asawa ang anak ko. Eh, ano naman po ang masama kung mag-aasawa ang anak ninyo? Ayaw niyo po yun. Maaga din ay magkakaapo na kayo. Kung matino sanang lalaking mapapangasawa niya, hindi ako masyadong mag-alala. Pero paano kung mangungonsumisyon lamang siya sa piling ng lalaking yun? Paano naman si Burley? Kaya naman siguro ni Burley ang buhay may asawa. Alam mo, kinabukasan niya ang nakasalalay. At ayokong magdusa siya habang buhay. Wala siyang kapatid na pwede niyang takbuhan, halimbawang magsirap siya sa buhay. Kaya kailangang matino ang lalaking mapapangasawa ng aking anak. Ano, malayo pa ba ang bahay ninyo dito? Malapit na. Ayan, pagkatapos lamang ng malaking puno ng akasyang yan, bahay na namin. Dito na ako. Para na. Paano bukas? Magkita ba tayo ulit? Hindi mo pa ba ako ipagkikilala sa inay mo? Wag na muna. Saka na siguro kung... Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Sweetheart, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nagdududuwal? Basta, natatakot ako. Basta ito na yung sinasabi ng matatanda na ang pagduduwal daw ay sinyalis na buntis na ang babae. Magkakasal mo na nga ba ako, Basta? Halimbawang buntis ako? Ha? Natahimik ka. Hindi mo ba ako pagkakasalan? Ngayong buntis na ako? Pagkakasalan kita, siyempre. Huwag muna sa panahon ngayon dahil masisira ang plano ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi pa kita pwedeng pakasalan sa ngayon. Ha? Hindi lamang kasi ang mga papeles kong masisira, kundi maging ang plano ko masisira. Paano naman ako? Paano ang magiging anak natin? Sino ang kikilalaning ama nito? Ako siyempre at apelyedo kong gagamitin niya. Pero ang kasal, hindi ko pa yun may bibigay sa iyo sa ngayon. Ano? Ang ibig kong sabihin, ang nakasulat kasi sa mga naulang papilis ko single pa ako. Sino pala? Andito na yung mga magulang ko, nagbabakasyon. Pwede kitang ipakilala sa kanila kung gusto mo. Miguel, ikaw pala. Mabuti naman at naalala mo ako. Siyempre naman. Pwede ba naman kitang makalimutan? Kumusta ka na? Okay lang naman kami ng anak ko. Teka, natanggap mo na ba ang ipinadala kong package mo? Ha? May package ka sa akin? Hindi pa kasi wala dito yung inaanak ko eh. Hindi ang inaanak mo ang magbibigay sa iyo, kundi ipinadala ko talaga sa iyo sa pangalan mo. Ganun ba? Ay nako, salamat naman kung ganun at kararating mo lamang dyan, may pasalubong na ako sa iyo kaagad. Paano? Hanggang dito muna kasi may trabaho pa ako. Ha? May trabaho ka dyan, Kamo? Oo. Nagsabi ako sa anak ko na ipasok ako.
Kahit na ano, para naman hindi ako maboring dito. Di naman kasi tulad sa Pilipinas at Canada na maraming tambay na pwede kang magkipagkwintuhan kahit anong oras. Eh dito, busy laging ang mga tao. Kaya hindi nila maharap ang magkipagkwintuhan. Oh, ganun ba? Oo. Kaya tatawagin kita ulit. Pero kung may kailangan ka, tawagan mo lamang ako. At naririto lamang ako. Oh, papaano? Muli akong magpapasalamat sa iyo sa package na pinadala mo. Maraming salamat uli sa iyo. Bye! Gusto mo ba ipakilala na kita sa mga magulang ko? Kailan? Ikaw, kung kailan mo gusto, kahit na ngayon kung gusto mo. Parang nahihiya pa kasi ako eh. Lalo na't hindi pa tayo nakakasal. Pagkakasal mo na kasi ako eh. Huwag ka mainip. Kapag dumating na ang petition paper ko, pwede na tayong magpakasal. Sa ngayon eh, huwag muna. Para hindi masira yung plano ko. Huwag ka mag-alala. Kailangan mapanindigan kung binata pa rin ako hanggang sa ngayon. Hanggang sa makarating ako ng ibang bansa. Yung nga sabi ko sa iyo, ipakikilala na kita sa mga magulang ko. Ayaw mo naman. Eh, nahiya kasi ako eh. Ay, naku, huwag ka nagmahiya. Eh, magiging magulang mo na rin ang mga magulang ko eh. Nahihiya ka pa. Ang mahalaga kasi sa akin sa ngayon ay mapakasalan mo ako. Eh, para may kilalaning ama ang dinadala ko. Ano ka ba? Hindi ko naman tatalikuran eh. Yung pananagutan ko sa'yo. Ang akin lang eh, kaunting panahon lang ang hinihingi ko sa'yo. Papuntahin mo muna ako sa ibang bansa. Mag-iipon ako. At huwag ka mag-alala. Sa pagbabalik ko dito eh, magpapakasalan tayo. Ako naman ang magpipitinsun sa'yo. At ang magiging anak natin. Oh, Ismail naman yan, oh. Talaga? Ka naman, hindi mo ako niloloko? Hindi. Bakit naman kita lolokohin? Eh, mahal na mahal kita. Ang inaalala ko, eh, si Inay, ano na lang ang sasabihin sa'kin? Siguradong pagagalitan ako noon. Kung yan ang inaalala mo, di huwag ka mulang muwi sa inyo. Doon ka na lang sa bahay para hindi ka na mapagalitan ng nanay mo. Magkikipagkalas ka sa akin? Bakit? Anong kasalanan ko sa'yo? Anong hindi mo nagustuhan sa akin? Kuhan, dahil magpapakasal ako sa iba. Ano? Hindi. Hindi ako papayag sa gusto mo. Hindi ako makikipagkalas sa'yo. Eh, anong gusto mo? Ang paasahin ka sa wala? Mabuti nga at sinasabi ko na ito sa iyo ngayon. Ano? Eh, paano ako? Paano ang mga nangyari sa atin? Kung ako nga na babae, hindi ko yan na itatanong sa iyo. Ikaw pa. Berly, ganun na lang ba yun? May magpapakasal sa akin. Magpapakasal lang ba ang problema mo? Eh, pwede naman kitang pakasalan na. Ah, basta magpapakasal ako dahil madadala niya ako sa Canada. Hindi katulad mo na pangkaraniwang empleyado lamang. Ang nangyayari sa buhay ko kung sa'yo ako magpapakasal. Matutulad lamang ako sa iba na dekadekada na ang lumipas ay mahirap pa rin ang buhay. Pero Berly, mahal kita. At isa pa, patagal ng relasyon natin. Sasayangin mo lamang ba ang napakahabang panahon na pinagsamahan natin? Ano bang hindi mo nagustuhan sa akin? Marami akong hindi nagustuhan sa'yo.
Kaya sa araw nito, ay pinuputol ko na ang relasyon natin. Marley, hindi ko yata kayang buhay ng wala ka. Mahal na mahal kita, Marley. Ano bang gusto mo para mapatunayan ko sa'yo na mahal kita? Wala akong gusto sa'yo, kundi tanggapin mo na lamang ang desisyon ko sa pagkikipagkalas ko sa iyo. Yun lang. Marley. Sige, iwanan na kita. Sinusundo na ako ni Baste. Saan kaya ang batang yun? Wala siya sa bahay ng kaibigan niya. Kung ganun, saan ko siya hahanapin? Gabing-gabi na. Pero hanggang ngayon, nandito pa ako sa daan. Pagod na akong naglalakad. Halos buong maghapon akong naghahanap sa aking anak. Pero hindi ko naman siya makita. Hindi naman ako pwedeng huminto hanggat hindi ko nakikita ang aking anak. Nasaan si Bernie? Saan ko siya hahanapin ngayon? Nasaan ka, Bernie? Nasaan ka? Sino ba yung lalaking kausap mo kanina? Si Raul yun. Yung minsang nabanggit ko na sa iyo. Ano? Nagkikita pa rin ba kayong dalawa? Ng lalaking yun? Oo. Tinawagan ako para makipagkita. Pero sinamantala ko na rin ang pagkakataong yun para tuluyan ng makipagkalas sa kanya. At yun nga, nakipagkalas na ako sa kanya kanina. Sigurado ka bang nakipagkalas ka na sa kanya? Oo naman. Eh, mabuti kung ganun. O, siya nga pala. Iuwi na kita sa bahay ngayon para patuloy nating namnamin ang tamis ng ating pagmamahalan. Nasaan na kaya ang batang yun? Marami na akong napagtanungan. Pero hindi nila alam kung nasaan si Bernie. Halos lahat ng mga kakilala kong kaibigan niya, napuntahan ko na. Pero wala siya. Kanino kaya ako magtatanong? Kanino? Aling Insyang! Kaloy! Ikaw pala. Nagsara na ba kayo ng tindahan ni Claire? Sinara na namin ni Claire dahil hindi ka na namin mahintay na dumating. Saan ba kayo galing? Gabi na eh. Narito pa na kayo sa daan. Ang mabuti pa siguro makisa kayo na kayo sa amin. Ihahatid na lamang kayo sa bahay ninyo. Wag na. Alam mo, hanggang ngayon, hinahanap ko pa si Bernie dahil maghapon na akong naghahanap sa kanya. Hindi ko siya makita. Naku, alingin siya. Hindi pa siya umuwi ng bahay. Nadaanan ko si Bernie na bumaba sa isang subdivision. Nadaanan mo ang anak ko? Saan mo siya nakita? Saan? Sa isang subdivision Ano? Sa isang subdivision? Anong ginagawa niya doon?
bumabaho dyan. Hindi ko alam kung anong ginagawa doon. Basta malapit sa bahay ni na Claire. Eh, alam mo naman ninyo na inatid ko sa bahay na si Claire gabi-gabi. Eh, ngayon pa uwi na ako. Dadaanan ko siya na may kasamang lalaki. Ano ka mo? May kasamang lalaki yung anak ko? Oo. Kung kilala niyo si Engineer Buenaventura, ngayon ay nakabasit sa Canada. Ay, yun yung anak po niya, ang kasama ni Berly ngayon. Ha? Ganun ba? Kung ganun, halika. Samahan mo ako doon sa engineer na yon. Halika, samahan mo ako. Pupuntahan natin ang engineer na yon. Okay lamang ba dito sa bahay? Ang laki-laki naman tong bahay niyo. Bahay natin dahil mula ngayon ay dito ka na titira. Ah, teka. Sino bang mga naririto sa bahay niyo? Yung mga magulang ko ha, dahil nagbabakasyon. Pero aram naman nilang iuwi kita dito. Dahil nasabi ko na sa kanila na buntis ka na. Gusto kaya nila ako para sa iyo? Oo naman. Dahil ang katwiran nila, susuportahan nila kahit anong gusto ko. Kung sino man yung babaeng magmamahal sa akin, mamahalin din nila. Kaya umaasa ko na ituturing mo rin parang mga magulang, yung mga magulang ko. Kaloy, sigurado ka ba na si Berly yung nakita mong bumaba na may kasamang lalaki? Oo, alingin siyang. Malapit lang naman ako sa kalsada eh. Nang guardhouse kung saan ko nakita si Berly na bumababa sa taxi. Kailan pa kaya nagkakilala ang lalaking yon at ang anak ko? Boyfriend niya yata, yung kasama niyang nakita ko. Alam niyo, inalalayan siya eh, ng lalaki habang bumababa ng sasakyan. Oh, andito pala tayo sa guardhouse. Sandali lang oh. Magtatanong ako kung saan ang eksaktong bahay na Engineer Buenaventura. Oh, sige. Sandali lang oh. Sige, dalian mo. Kailangan maisama ko ng pauwi ang anak ko ngayong gabi. Alam mo, wala na akong mahihiling pa sa buhay ko. Lalaking ubod ng gwapo, na may malaking bahay, at komportabling buhay. Masaya ako sa piling mo. Kaya ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Baka sinasabi mo lamang yan dahil nakaharap ako. Hindi kita dadalhin sa bahay na ito. At ipakikilala sa mga magulang ko kung hindi kita ba. May kumakatok. Baka ang mga magulang mo na yan. Hindi ang mga magulang ko yan kasi kumakatok eh. Lumito ka lang at titignan ko kung sino ha. Oh, sino po sila? Nandito ba si Berly? Ang anak ko. Sweetheart, sino yan? Berly! Inay!
kinakita. Nadama ko ang lungkot kapag ano kaya ang mangyayari sa pagkikita ng mag-ina? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito.